أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa pagpapatuloy ng ating programa sa pag-aaral ng ating Aqidah series ay inshallah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito ang ating paksa ay patungko sa at-tawassul. Maraming pag-uusap na nagaganap sa pagitan ng mga Muslim kung ano nga ba ang tunay na hukam ng at-tawassul. At marami rin nagtataka kung bakit ang iba ay gumagawa nito, yung iba naman ay hindi. Kaya nararapat na talakayin natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng at-tawassul at ano yung mga mamno at ano yung mga pwede. Ano yung mga ipinagbabawal at saka yung allowed naman. Una sa lahat, ang at-tawassul, ang definition ng tawassul, ta'rif ng tawassul ay sa lugha ay mula sa salitang wasila. Mula sa original sa salita na wasila. Ibig sabihin yung pamamaraan, way. Ma yutawassalu bihi ila shay wa yutaqarrabu bihi. Yun yung bagay na nagiging tulay mo sa isang bagay kapag ka gusto mo. Tapos nilalapit mo ito sa pamagitan nito. Sa istilahan, sa Islam, hiyatikhadu sababi mashru' yuqarrabu ila Allah Ta'ala. Ito yung paghahanap ng mga kadahilanan na allowed, pwede, na ito ay nagiging dahilan para mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, pagka may hinahangad sa Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon kang ginagawang paraan, nilalapit mo sa Allah subhanahu wa ta'ala para pagbigyan ka, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang aqsam, bahagi, ano ang mga bahagi ng tawassul o ano ang uri ng mga tawassul? Kasi meron siyang mga uri. Unang uri ng tawassul ay ang tinatawag na tawassul mashru'. Ito yung mga allowed. Pangalawa yung tawassul mamnu', yung ipinagbabawal na tawassul. Sa Islam, yung tawassul mashru', meron siya ring tatlong itsura na kung saan dito lamang ibig sabihin, allowed ang pagsasagawa nito. Una, number one, at tawassul bismi min asma'illahi tabaraka wa ta'ala o sifati min sifati. Ito yung pagtatawassul sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga 99 names and attributes, mga pangalan at mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatawag mo siya sa kanyang mga pangalan, dinadalanginan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pangangailangan sa pamamagitan ng pagtawag ng kanyang mga mabubuting pangalan, asma'ihi wa sifati. Pangalawa, at tawassulu bi'amal salih qama bihi da'i. Ito yung pagbabanggit mo, pagtatawassul mo sa pamamagitan ng pagbanggit mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga amal salih na iyong natapos. Tulad nung kwento doon sa mga binata na kung saan ay isang araw ay napunta sila sa isang gubat at biglang malakas yung bagyo kaya pumasok sila sa lungib sa cave na yon at nahulog o bumagsak yung malaking bato doon sa entrance ng cave na yon kaya naharangan ang kanilang labasan. So, bawat isa ay ng problema papaano siya makalabas. So, ang ginawa nila, sila ay nagtawassul sa Allah subhanahu wa ta'ala, humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, lumapit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan na para matugunan nawa ang kanilang panalangin sa pamamagitan ng pagbanggit ng bawat isa sa kanyang mga nabubuting mga nagawa. Ang pangatlo ay ang at-tawassul bidwain rajulin salihay.
yung pagtatawassul sa panalangin ng isang rajul na mabuti. Halimbawa, meron kang kilalang sheikh, meron kang kilalang alim, ustad, imam, sasabihin mo sa kanya, ako ngayon ay may problema, baka pwede ipagtuwaan mo ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Baka pwede ipagtuwaan mo ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa mga ganong bagay, ito ay walang problema. Ang mga scholar ay wala sila nakikitang problema. Pangalawang uri ng at-tawassul ay ang at-tawassul na mamno, yung ipinagbabawal. Ano nga ba ito? Oh, at-tawassul bi ghayri al-umur at-thalatha al-madhkura fi at-tawassul al-mashru'. Ito yung mga bagay na hindi nabanggit to sa tatlong uri nating binanggit kanina na mga allowed. Tulad halimbawa ng at-tawassul ila Allah Ta'ala bihaqqin aw bijahil ashas. Kung ikaw ay may hiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, meron kang binabanggit na tagapamagitan mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinasabi mo ayon sa propeta, so hinihiling mo pa yung dua na yun na pinadadaan mo pa sa mga propeta, o di kaya sa mga anghel, o di kaya sa mga kahit sino man, na ito naman ay hindi nakakarinig sapagkat sila na ay namatay. Although may mga narinig tayo, ilan sa mga ulama rin na tinalakay nila ito ng husto, subalit ang rajih, ang pinaka mas malakas, dahil ito rin ay pag-iwas na tayo ay mahulog sa ipinagbabawal, ay mas mabuting ito ay iwanan natin. Pangalawa, yung dua wal nadhar lil awliya'i was salihin. Ito yung panalangin sa mga awliya at saka yung mga salihin na sila ay pumanaw na, yung mga hindi na nakakarinig, tapos binabanggit mo pa yung kanilang mga pangalan sa tuwing ikaw ay magdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, yung gumagawa ka ng mga pag-aalay na tulad ng pagkatay ng hayop para sa mga espiritu ng mga awliya o di na mga nauna, o di kaya pagpunta sa kanilang libingan, tapos tatayo ka doon, tapos gagawa ka doon ng mga khurafat o di kaya shirkiyat na ipinagbabawal sa Islam. So, ang mga bagay na ho yan, ay yan yung mga at-tawassul na ipinagbabawal. Ulitin ko, ang tawassul ay may mga katangian. Unang katangian, ito ay mashru, allowed. Pangalawa, ito ay mamnu. Kung ikaw ay may hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala, maaari mong idaan dito sa mashru. Halimbawa, pagbanggit sa kanya mga pangalan, pagbanggit sa kanya mga katangian, sasabihin mo, Ya Ghafar, Ya Rahman, Ya Rahim. So, pagbanggitin mo yung mga kahilingan mo sa kanya. Pangalawa, di kaya ay meron kang mga alam na mga magagandang nagawa noon. Ha, mabuti ka sa iyong magulang. Ha? Binibigay mo yung karapatan ng iyong mga magulang. Magaling ka makipagkapwa-tao. Sumasama ka sa mga da'wa. So, once na may mga suliranin ka, meron kang mga pagsubok, may hirap na dinadaanan, maaari kang magtawassul sa Allah sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagbanggit mo sa mga gawain ito. O Allah, ako ay lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng ganito. So, babanggit mo ngayon yung mga mabubuting nagawa. O di kaya sa pamamagitan ng pagpunta sa isang alim, sa isang sheikh, sa isang imam, ustad, na sabihin sa kanya, ipaalam sa kanya ang iyong dinadaan ng pagsubok, na naway magdua siya, tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway naging malinaw ho sa maliit na isa ilang minuto ang ating paksa, sapagkat ito ay napakahalaga rin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.